Pagkatapos nga pong matalo ang Bay Area Dragons sa Game 7 ng PBA Commissioner's Cup Finals, marami na nga pong nagtatanong kung babalik pa nga ba sila sa PBA. Yan nga ang ating unang sasagutin ngayon na sasamahan ko na rin ng balitang hinamon nga po ni Bradley Beal si Ja Morant. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang umamin nga po si Westbrook na nadaya nga daw po ang Lakers at ang balitang sinagot na nga mismo ng front office ng Lakers ang offer sa kanila ng Detroit Pistons. Kaya mga idol, tara, halina't umpisahan na natin to. Sa kabila nga po mga idol ng pagkatalo ng Bay Area Dragons sa Game 7 ng PBA Commissioner's Cup of Finals kontra sa Barangay Ginebra, marami pa rin naman nga po mga Pinoy ang naging fan ng kanilang kuponan. May ilang Pinoy rin naman nga kahit papano ang sumuporta sa kanilang team. Kaya sa pagtatapos nga po ng kanilang kampanya dito sa PBA, marami na nga po mga fans ang nagtatanong ngayon kung meron pa nga bang tsansa na makabalik sila. Mas gumaganda at nagiging competitive na naman nga po ang PBA kapag andito sila. Well, base nga po sa naging pahayag ng kanyang head coach na si Brian Gordon, kahit man nga po natalo sila, gusto para naman nga po nilang bumalik muli sa PBA. Kung siya nga po ang magdedesisyon, ay 100% gusto niyang maglaro muli ang kanyang kuponan dito, lalo pat meron rin naman nga sila ditong tinatawag na unfinished business. Pero syempre kailangan para naman nga itong pag-usapan ng liga sa mga susunod na buwan. Samantala, pumunta naman tayo mga idol sa ating pangalawang storya ngayon sa balitang hinamon na ni Bradley Beal si Ja Morant. Matapos nga pong gawin ni Morant mga idol ang nakakamanghang poster dunk kay Jalen Smith, ay mas lalo pa nga pong tumaas ang confidence nito. Sinabihan pa nga po niya ang kanyang mga kalaban na gusto nga po nilang sumikat ay kailangan lang nga po nilang sabayan ang kanyang mga gagawing dunk. At kasabay nga po ng kanyang naging pahayag ay hinamon rin naman nga siya agad ni Bradley Beal. At ayon nga dito, kung matapang nga talaga si Ja Morant, dapat nga po siyang sumali at ipakita ito sa gaganaping dunk contest sa darating na All-Star Weekend. Pero gaya nga po ng inisahan, tumanggi na naman dito ang isang Ja Morant. Habang dumiretso naman tayo mga idol sa ating pangatlong storya ngayon sa balitang aminado nga po si Russell Westbrook na nadaya sila sa kanilang game kontra sa Philadelphia 76ers. Marami nga po mga idol na mga fans ng Lakers ang nagalit kay Westbrook na nagkamali siya sa huling play ng kanilang laban kontra sa Philadelphia 76ers. Dapat nga po ay tumawag na lamang siya ng time out o di kaya ipinasa na lamang niya ang bola kay LeBron James. Kung ginawa nga po niya iyan, marami nga pong nanalo pa sila at maaari talaga na maipanalo nila ang kanilang laban at hindi niya nasira ang napaka-espesyal na araw para kay LeBron na pagkakakuha nito ng 38,000 career points. Ngunit pagkatapos rin naman nga po ng kanilang laban, dinepensahan rin naman nga agad ni Westbrook ang sa media ang kanyang ginawa, gayong tama rin naman nga po ang kanyang pagsalaksak sa dyanga. Hindi lamang nga niya ito nagawa ng maayos dahil hinawakan nga po mismo ni Joel Embiid ang kanyang kanang kamay na hindi rin naman tinawagan ng foul ng mga referee. Sa madaling salita, mukhang nadaya na naman sa pangalawang pagkakataon ng Lakers dahil sa pagkakamali na naman ng mga officials. At gayong nabanggit rin naman nga natin ng Lakers mga idol, dito nga tayo pumunta sa ating huling storya ngayon sa balitang sinugot na ng front office ng Lakers ang offer sa kanila ng Detroit Pistons. Kung inyo nga pong matatandaan, na ibalita na nga po sa inyo na inoffer na nga po ng Pistons si Bojan Bogdanovic sa Lakers kapalit lamang sina Patrick Beverley, Kendrick Nunn at isang future first round pick. Ngunit mga idol, base nga po sa pinakahuling iniulat na balita, tinanggihan rin naman nga agad ng Lakers ang offer sa kanila ng Pistons. Pero as of now, ongoing para naman nga ang kanilang trade talks. Ibig sabihin, mag-uusap pa nga sila sa mga susunod na araw patungkol sa nasabing trade na ito hanggang sa magkasundo at magpang-abot silang dalawa sa kanilang gagawing offer. Kaya abang-abang lang tayo mga idol sa magiging resulta nito sa mga susunod na araw. So that's it for today's video mga idol na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this
is your Jayzon TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe at pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa mga nangyayari sa mundo ng basketball. Syempre, i-follow nyo na, bisitahin ang ating Facebook page, Jayzon TV. Shoutout sa lahat! Maraming salamat po.